Kumusta mga ka-gadget? Gagawa na naman tayo ng isang video tutorial about sa J415GN FRP bypass, or kung tawagin siya is J4 plus. So yun nga po, yung umpisa niyan kailangan i-connect muna natin siya sa wifi and bago natin simulan yung procedure. At saka i-check muna natin kung talagang naka-FRP lock siya. So, yun. So, mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel or napadaan sa aking video, huwag kalimutan i-hit ang like, subscribe, and click notification bell para sa mga susunod ko pang video tutorial update. And syempre, pakishare na rin po sa mga kakilala niyo. So, dito, ayan, nakunik ko na sa wifi yung unit. So, ang kailangan ko na lang dyan is ma-check kung naka-FRP account lock nga siya. So, ayan, nakalock pa rin siya. Dalawa yung hinihingi sa kanya. Kung kabisado niya yung password, pwede niya i-enter yung password or i-activate niya through email. Yun yung kasing bago ngayon na pag-a-activate ng phone. So, lahat nakalimutan niya pareho, so kailangan natin i-bypass. 2 thumbs po yun. Itatouch nyo doon sa touchscreen. Tagalan nyo po hanggang magkaroon siya ng talkback yung nagsasalita yung phone nyo. Yan. Then, after nyan, gumuhit po kayo ng L. Yan. Then, talkback settings. Then, dahil para mawala po yung talkback, hold nyo po yung volume up, volume down, ng matagal. May magpa-pop up na naman po dyan. Then, click nyo yung use, create shortcut, use shortcut, yan. Then, hold nyo uli yung up and down volume keys. Yan, nag-off na po. Then, scroll down nyo po, punta kayo sa help and feedback. Then, click nyo po yung YouTube, yung videos, then click nyo uli. Then, click share. Pagka-play, click nyo po yung share. Share, huy. Yan. Then, mapupunta po siya sa YouTube. Then, sa YouTube, hanap po kayo ng video na may link para makapasok tayo sa Google. Dahil sa channel ko po, may mga link akong nilalagay. Kaya, doon na lang ako naghanap. Then, click nyo po yan. Accept. Then, next. Then, no thanks. Then, yun na po, nasa Google na tayo. Sa Google po, type po natin frpfile.com/bypass. Yan. Tapos, click nyo po yung pinakaunang-una. Then, download po natin una, Google Account Manager 8 EPK. Then after nyan, install natin. So yan, install po natin yan.
Then pagka-install naman po niyan, download naman natin si Bypass 1.0. Done. Yan. Bypass FRP 1.0 EPK. Then automatic po yan, magpapalagin siya. Open nyo po ang i-click para magpalagin. Then, click nyo po yung 3-dot dun sa taas. Ayan. Then, browse in, sign in. Then, yon, log in po kayo ng email, nakabisado nyo yung username and password. After po makapag-login, i-back nyo lang po na i-back yan. Hanggang makarating doon sa umpisang-umpisa. So, ulitin ko po, paalala po, bago nyo po gawin yung procedure, please connect Wi-Fi or any data na pwede nyong gamitin. Kailangan po kasi may internet yan bago gawin. Then, yun po, i-set up na natin siya. Dahil nakasynchronize na po yung account na nilagay natin, so papasok na po yan. Ayan, pumasok po siya. So next lang uli. Next. No thanks. Then skip. Then yun po. More. No thanks. More uli. Accept. Then, can't restore ang lalabas. Yung can't restore po, doon lang po yun sa mga file na may backup kayo doon sa email nyo. Kaya, na hindi siya nag-restore kasi wala naman akong backup file. So, yung umpisa, may mga naka-check doon. Uncheck nyo na lang para hindi matagal yung initializing ng Google. Kasi mag-i-install pa yun eh. So, next nyo na lang uli. Dito ka. Diba? Ano mo, dali. Ano mo? Mainit talaga na. Maligo ka na doon. So, yan. Automatic. Mapupunta siya, may SIM card kasi yan, kaya nagpaano yan ng SIM card. So mapupunta siya sa pinaka home. Pag nasa home na po kayo, hindi pa po tapos yan, meron pa rin yung procedure. Punta po kayo sa settings. Punta po kayo sa settings, then about. On nyo po yung developer option. Then, build number, type nyo po 5 times. Then, back kayo. Pagka back, punta po kayo kay developer option. Developer option po. Then, on nyo po si UEM unlock. Automatic, magpa-factory reset po yan. Yan. Then, delete all.
So, antayin po natin siyang mag synchronize yung unit dahil matagal po yan. So, diyan po, bitawan na lang natin yung unit, antayin natin siyang matapos at mag synchronize yung program or mag initialize yung program niya. So, dito po, dapat above 50% battery po yung laman ng phone nyo, kasi kung medyo malulobat siya, mas mahirap po yun. Kaya dapat po make sure na naka 50% up yung model, ay yung battery. Ayan, nag-initialize na po yung program niya. Tuloy-tuloy na po yan, aantayin lang natin yan. So, ang gagawin na lang natin dyan is isi-set up na natin yung unit hanggang makarating dun sa home, dahil bypass na po yung unit na yan at pwede nang gamitin na may-ari. Paalala lang po sa mga viewers na hindi po naman technician, kung hindi nyo po talaga siya kayang sundan, huwag nyo na po nung itry ng itry. Mas maiging dalhin nyo po sa nakakaalam. Kung sasabihin nyo po na wala namang ginamit o tawag dito, libre lang naman, mali po yun. Unang-una po dyan, lahat po ng ganyang way, pinag-aaralan po namin yan. And besides, naglalaan kami ng oras dyan. And ang isa pa po, yan po ay skill namin, na kahit kailan po hindi naging libre, dahil nung nag-aral po kami, may bayad po yan. So, uulitin ko lang po, kung hindi nyo po talaga siya kayang sundan at hindi nyo talaga alam kung paano gagawin, kailangan po dalhin nyo po siya sa technician talaga. So, yun po, yun lang po yung payo ko dun sa mga viewers ko na talagang hindi naman kayang sundan tong video na to. So, yan mga gadget, natapos na naman ang isa na nating video tutorial ng J4 Plus Samsung. Hanggang dito na lang yung video ko. See you on my next video.